Isang mapagpalang umaga sa inyo mga bata. Narito tayo sa ating asignaturang Pilipino 3. Nasa unang unit tayo, ika-apat na linggo, ikalawang araw ng ating pag-aaral. Handa na ba kayo? Pag-aaralan natin ang tungkol sa Aralin 4, paggamit ng diksyonaryo. Layunin ng ating pag-aaral ang nakagagamit ng diksyonaryo. Ngunit bago tayo magtungo sa ating pag-aaralan, ano ba na pag-aaralan natin kahapon mga bata? Magaling, napag-aaralan natin ang tungkol sa mga salitang hiram at ang pagdadaglat ng salita. Halina kayo, magtungo na tayo sa ating gawain sa balik-aral. Ibigay ang tamang baybay ng mga sumusunod na salitang hiram. Tricycle. Ito ang tamang pagbaybay niya, mga bata. Magaling. Pangalawa, mesa. Magaling. Mesa. Pangatlo, computer. Magaling. Ang tamang pagbaybay niya ay computer. Pang-apat, cake. Ang tamang pagbaybay niya sa wikang Pilipino ay cake. At panglima, score o score. Ibigay ang tamang pagdadaglat sa sumusunod na salita. Unang bilang, Oktubre. Magaling, ito ay OKT Tuldok. Pangalawa, kagalang-galang. Magaling, ito ay KJG Tuldok. Pangatlo, kapitan. Magaling, ito ay KAP Tuldok. Pang-apat, binibini. Magaling, ito ay B&B Tuldok. At pang-lima, ginoo. Magaling, ito ay G. Magaling mga bata, alam nyo na ang salitang hiram, paano ito baybayin, at ang pagdadaglat ng mga salita. Halina kayo, magtungo na tayo sa susunod nating aralin para sa linggong ito ang paggamit ng diksyonaryo. Ano kaya ito mga bata? Magaling, yan ay mga halimbawa ng diksyonaryo. Ano nga ba ang diksyonaryo? Ang diksyonaryo ay isang aklat na binubuo ng mga salita ng isang awit na isinasaayos ng alpabeto A hanggang Z na may mga paliwanag, pagpapakahulugan o pagbibigay ng katuturan mga bata. Sa kasalukuyan, ang ating diksyonaryong wikang Pilipino ay gumagamit ng makabagong alpabetong Pilipino. Naintindihan ba? Magaling! Ang dictionary din ay isang aklat na naglalaman ng kahulugan ng mga salita. Madali mong malamang makikita ang salitang hinahanap mo sapagkat ito ay nakaayos ayon sa pagkasunod-sunod ng mga letra sa alpabeto. Mga bahagi ng diksyonaryo. Ano kaya ang mga bahagi ng diksyonaryo? Unang bahagi, pamatnubay na salita. Ito yun mga bata. Yan ang pamatnubay na salita. Pangalawang bahagi, baybay. Ito ang baybay mga bata. Pangatlo, bahagi ng pananalita. Ang bahagi ng pananalita ay ang dinaglat na salita ng mga bahagi ng pananalita. Katulad nito, PNG, na ibig sabihin ay pangalan. Pang-apat, pagpapantig.
kung paano pinantig ang isang salita, halimbawa, palakaw. At panglima, kahulugan ng mga salita. Ang ibig sabihin ng salita, mga bata, yan yun. Naintindihan ba? Yan ang mga bahagi ng diksyonaryo. Pamatnubay na salita, bye-bye. Bahagi ng pananalita, pagpapantig at kahulugan ng salita. Isa-isahin natin ang mga bahagi ng diksyonaryo. Unang bahagi, pamatnubay na salita. Ito ay dalawang salita na gagabay sa mga mag-aaral kung ano-anong salita lamang ang matatagpuan sa pahinang ito. Ito yun, mga bata. Ang palakat at palanggana. Ito ay mga masalitang simula at hulihang mga salita. Ang palakat at palanggana. Ito ay magiging gabay ng mga mag-aaral na katulad nyo upang madali nyong matagpuan ang salitang hinahanap nyo. Naintindihan ba? Magaling! Pangalawa, bye-bye ng salita. Itinuturo dito ang diin ng pagbabasa kung paano natin bibigkasin ang salita. Halimbawa, salitang palakaw. Mapapansin ang diin nito sa letter A. Naintindihan ba? Magaling! Pangatlo, bahagi ng pananalita. Tinutukoy dito kung ang salita ay ginagamit bilang pangalan, pandiwa, panguri, at iba pang bahagi ng pananalita. Halimbawa, palamuti. Ito ay merong bahagi ng pananalita na PNG. Nang ibig sabihin ay pangalan. Ito ang mga bahagi ng pananalita at teklat sa diksyonaryo. Pangalan, PNG. Panghalip, PH. Pandiwa, PD. Panguri, PU. Pangabay, PA. Pangatnig, PTG. Pangangkop, PKP. At pangukol, PKL. Yan ang mga bahagi ng pananalita at tagdag nito sa diksyonaryo, mga bata. Pagpapantig. Ito ay paghahati ng mga salita upang may iba-ibay ng maayos. Halimbawa, palalos. Ito ay pinantig ayon sa kanyang paghahati ng salita. Pa, gitling, la, gitling uli, at los, palalos. Naintindihan ba, mga bata? Magaling! Panglima, kahulugan ng salita. Ito ay ang ibig sabihin ng salita. Makikita rin ang kasing kahulugan ng salita. Halimbawa, palamuti. Ito ang kahulugan ng salita. Anumang ikinabit o dinagdag sa isang bagay o maging maganda upang maging maganda at kaakit-akit ito. Maaaring ang diksyonaryo ay naglalaman din ng kasing kahulugan. Naintindihan ba, mga bata? Magaling! Mga gamit ng diksyonaryo. Dito tayo nagpapaunlad ng ating vocabularya. Nagsisilbing gabay sa paggamit ng mga salita.
Nagsisilbing gabay sa paggamit ng mga salita. Dito rin nakakukuha ng mga kahulugan ng mga salita o iba pang maaaring magamit natin sa pang-araw-araw na pamumuhay at sa pag-aaral natin mga bata. At sa pamamagitan ng diksyonaryo, na pagsusunod-sunod natin ang mga salita na paalpabeto. Dahil alam na natin ang tungkol sa diksyonaryo, mga bahagi ng diksyonaryo at gamit ng diksyonaryo, magtungo na tayo sa ating kasanayan mga bata. Tukuyin ang bahagi ng diksyonaryo na tinutukoy sa bawat bilang. Unang bilang, paghahati ng mga salita upang may iba-ibay ng maayos. Magaling ito ay pagpapanti. Pangalawa, kasing kahulugan ng salita. Magaling ito ay kahulugan ng salita. Pangatlo, ito'y dalawang salita na gagabay sa mga mag-aaral kung ano-ano salita ang matatagpuan sa pahinang iyon. Magaling ito ay pamatubay na salita. Pangapat, tinutukoy dito kung ang salita ay ginagamit bilang pangalan, pandiwa, panguri at iba pang bahagi ng pananalita. Ito ay bahagi ng pananalita. At panglima, tinuturo rito ang diin ng pagbabasa kung paano natin bibigkasin ang salita. Magaling ito ay bye-bye mga bata. So, sunog na gawain, tingnan natin kung kaya nung pagsunod-sunurin ang mga pangsalita ng paalpabeto. Lagyan ng bilang 1 hanggang 5 ang patlang. Para sa unang bilang, agham, apoy, abaniko, ahas, anim. Ano kaya ang unang salita mga bata? Magaling ito ay abaniko. Ang pangalawang salita ay agham. Pangatlo ay ahas. Pang-apat, anim. At ang panlima ay apoy. Pangalawang bilang, pagsunod-sunod natin mga bata, pagong, medyas, kawali, manika, supply. Ano kaya ang una mga bata? Magaling ito ay kawali. Pangalawa, manika. Pangatlo, medyas. Pang-apat, pagong. At pang-lima, suklay. Dahil alam na natin ang paggamit ng diksyonaryo, mga bahagi ng diksyonaryo, at pagsunod-sunod ng mga salita gamit ang diksyonaryo, magtungo na tayo sa ating gagawin mga bata ang suriin. Handa na ba kayo? Tukuyin ang mga impormasyon matatagpuan sa diksyonaryo. Piliin ang sagot sa ibaba. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Ito yon mga bata. At ito naman ang pagpipilian. Pamatnubay na salita, bye-bye, pagpapantig, bahagi ng pananalita, kahulugan. Magtungo na tayo sa ating pagyamanin. Iayos ang mga salita sa bawat bilang sa tamang pagkasunod-sunod nito ayon sa alpabeto. Lagyan ng bilang 1 hanggang 5. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Unang bilang, pinya, mansanas, ubas, abokado, saging. Pangalawa, hikaw, singsing, kwintas, relo, pulseras. Pangatlo, sapatos, pantalon, kamiseta, medyas, palda. Pang-apat, pusa, ibon, aso, kabayo, kuneho. At pang-lima, parke, simbahan, bahay, palengke, paaralan. Tandaan mga bata, gagamit tayo ng alpabetong Pilipino upang sundin ang pagkasunod-sunod ng mga salita mga bata, ang bagong alpabetong Pilipino. Naintindihan ba? Magaling!
Magtungo na tayo sa ating tayain. Sagutin ang mga tanong. Piliin ang letra ng tamang sagot. Isulat ito sa sagutang papel. Unang bilang, saan matatagpuan ang pamatnubay na salita sa pahina ng diksyonaryo? A. Sa itaas na bahagi. B. Sa gitnang bahagi. C. Sa ibabang bahagi. Pangalawang bilang, ilan ang pamatnubay na salita sa bawat pahina? A. 3. B. 4. C. 2. Pangatlong bilang, paano nakaayos ang mga salita sa diksyonaryo? A. Ayos sa pagkakasunod ng mga letra sa alpabeto. B. Mula maikli hanggang mahabang salita. C. Ayon sa dami ng pantig. Pang-apat na bilang, anong uri ng aklat ang iyong kailangan kung may hanapin kang kahulugan ng isang salita? A. Atlas. B. Biblia. C. Diksyonaryo. At pang-lima, bakit mahalaga ang diksyonaryo lalo na sa iyong mga mag-aaral? A. Upang maglibang. B. Upang may mabasa. C. Upang malaman ang kahulugan ng mga salitang hindi mo alam. Maraming salamat sa inyong pakikinig mga bata. Hanggang sa muling aralin!